Oh, anong pa? Ah, hindi na siguro. Okay na ako eh. Please, for me? Hindi, okay na talaga ako. Ganun ba? Hindi naman kailangan naman nun para mag-enjoy eh. Sabi mo eh. Ah, so, saan ka galing? Ah, galing ako Manila pero tiga dito talaga ako. Ah, kailan ka umalis? Bata pa ako nun mga grade 4. Lubos ko na nga yung hangin dito eh. Kusing si Brian dati, naglalaro pa kami. Ah, magkababata kayo ni Brian? Oo. Ah, talaga? Ano kayo nagkakalala niyo? Ang dami yung talagang yun. Gawin nyo na lang. Pareha sila mong gusto eh. Kakaskornen eh. Sorry ah, pagpasensya ka man nila. Kainom na eh, kaya mo sila. Okay lang, alam ko naman hindi ka tulad nila eh. Talaga? Oo, kaya nga kita nagustuhan eh. Noong gabing yun, naging matalik na magkaibigan si Jason at Melanie. Magkakatuluyan kaya sila bago mag-JS prom? Tunghayan ang susunod na episode. Uy, pare! Uy, Brian! Melanie, ba't ka na patawag? Siyempre, kakamusta yung ka-JS prom niyo eh. Sorry nga pala, hindi ako nakasama. Kailangan ko na rin umuwi for graduation eh. Oo nga eh, sayang. Eh di sana ikaw na lang prom date ko. Nick, dapat yung special girl sa buhay mong dinadala sa prom. Once in a lifetime lang yan. Naalala mo yung kinento mo sa akin, 16? Sabi ni Brian, break na daw sila nung boyfriend niya. Balitaan ko nga rin yun eh. Ang ganda niya ngayon. Kanta dyan, pwedeng pang slow dance. Ano pang inaantay mo? Dali na! Eh... One dance. Walang mawawala sa'yo. Go for it! Once in a lifetime. Sige. Sige. Good luck, Jason. Keep in touch, ha? Oo naman. Bye. pwede ba naming makasayaw ang dalawa sa pinakamagandang babae sa Fort Delisay? Malapit na mag-graduation. Anong plano mo? Kakatanggap ko nga lang acceptance letter galing sa MCA. Tanggap ako sa scholarship. Wow, ako rin. Pareho tayo. Basketball scholarship ako. Excited na ako. Kala ko wala akong maging kaibigan dun. Kaibigan lang ba? Ano? Ah, wala, wala. Joke lang. Ikaw talaga? Mag-enjoy na lang tayo ngayong gabi. Oo naman. Swerte ko nga na nakakasayaw kita eh. Simula ito ng isang magandang relasyong namamagitan kina Jason at Kristine. Sa isang maliit na desisyon niyang mag-antay bago makipag-sex, siya ay nakahanap ng bagong kaibigan at nakaiwas sa mga posibleng mga STI. Matapos ang masugid na panliligaw ni Jason kay Kristine, sinagot din siya nito at kanyang naging girlfriend. Magkasama silang nagsimula ng college sa Manila kung saan sila'y nanatiling aktibo sa mga outreach program para sa mga kabataan.